na. He and his wife are here already. Nakaano na sila, nakabalik na sila dito. Huwag ka munang bumalik. Ha? Ako, wala pa akong balak umuwi dyan hanggat hindi cleared talaga lahat. Okay, magsisimula na tayo, ma'am. Magsisimula na tayo. Okay. Isang magandang hapon po sa atin lahat mga kaibigan. Dito po ay alas 4:15 na ng hapon. At syempre, nandun tayo ngayon. Punta tayo sa Saudi Arabia. Isang PhilCom na naman po ang ating makakausap. At ito po ay tumutulong din sa ating mga kababayang OFWs. Nasa kabilang linya po siya, live na live. Ay, naku, may trabaho po siya ngayon. Hello, ma'am. Kamusta? Hi. Kumusta kayo dyan? Oo. Kamusta ba ang... Oo. Kamusta ba ang sitwasyon ng Saudi Arabia ngayon? Particular, nandiyan ka sa Riyadh, ma'am. Mm-mm. So far, okay naman. Kasi marami dito talaga mga... I should say, sumusunod talaga sa utos ng hari. Ay, kasi oo naman. Utos ng hari, hindi ano yan, ano, di ba? Ano sila... Medyo, oo, mababait naman so far. Pero meron din mga pasaway ha, paminsan-minsan makaka-encounter ka ng mga pasaway talaga. Ay, syempre, lalo din sa Pilipinas, daming pasaway. O, di ba? Oo. Okay, alam kong ikaw, ma'am, ay tumutulong sa mga OFW dyan. Ano ba yung mga sitwasyon ngayon ng ating mga kababayang OFW? Yung iba kasi dito, ang problema nila kasi, yung treatment sa kanila ng ano, ng mga amo, ganun, may mga ganun. Tapos, merong sweldo naman ang problema. Kasi marami ito minamaltrato ng amo. Yun ang pinakaano talaga. Ito yung mga household service worker. Ito yung mga household service worker. Yes. Sila yan. Nasa ka ba ngayon, ma'am? Saan ka ngayon yan? Nasa Riyadh ako. Nasa library ko. Nakita mo, maraming libro sa likod ko kasi nasa library ako. Okay. So, sa ngayon, dyan ay half day lang sa inyo, di ba? Dahil Webis ngayon eh. Hindi naman. Hanggang 2 PM kami. Kasi probably hanggang 3 lang kami. Yung iba, mas mahaba ang working hours nila kasi ngayon kami hanggang 3 kami from Sunday to Wednesday, tapos pag Thursday hanggang 2 o'clock lang kami. Okay, at sinasabi nga natin, ma'am, kamusta na ba yung ating mga kababayan? Sabi mo kanina, hindi pare-pareho, mayroong maganda ang sitwasyon, meron namang hindi maganda ang sitwasyon, di ba? So ang tanong natin ngayon, ma'am, sino yung mas delikado o mas vulnerable yung kalagayan? Itong mga kababaihan natin dyan sa Saudi? Hindi lang babae, pati mga lalaki. Babae at lalaki, they're all the same. Talaga? Ilan na ngayon naka-uwi dyan ng mga nagpatulong sa amin dito. May mga kasama rin ako dito na ano, ganun. Na nanghingi talaga. We do what we can. Oo. Para maano sila, merong talagang kadarating lang nung February, tapos umuwi na ng May. Okay. May pa siya nakauwi, May. Kasi hindi pinapakain ng amo, binubugbog ng asawang babae. These are true experiences, ha? Ng mga... naka-encounter namin dito. Pero ikaw, ang sabi mo, may mga bumalik dito ngayon sa Pilipinas na medyo may problema nga kinakaharap ngayon. Ano-ano yan, ma'am? Bumalik, what do you mean bumalik from... Dito, from Saudi Arabia to Philippines. Umuwi na. Oo. Kasi as of now, ang meron lang talaga, yung mga, what do you call this? For repatriation. Ayan, maliwanag ka na. For repatriation sila. Inaayos mo nga para umano, ayan. Yan, oo. Tapos? Yung mga for repatriation. Tapos yung mga uwi na hindi for repatriation, wala silang assurance kung kailan sila makakabalik. Kasi depende na naman sa flights. Pag na-cancel ang flights, wala na naman. Nagkaroon ng ganito mga restrictions, marami. Actually, mas ayos pa nga situation namin dito kasi we can go around Saudi Arabia nang wala kaming tulad dyan, di ba? May mga swab test, pa, mga ganun-ganun. Kailangan susundutin ka lang.
Lagi ka susundutin sa ilong. Diba? Ako, diba, my dito goodness. Dito nagreklamo talaga, sabi nila, ate, ang sakit ng ano namin. Oo. Masakit. Pag nagte-test lang naman. Gano ba? Ilan na dyan yung mga naapektuhan? Marami. Mm-hmm. I cannot mention the exact figures, no? Mm-hmm. Pero approximately sa mga, sa kunwari 100% ng mga Filipinos na nag-work dito, mm-hmm, siguro mga wala pa sa 30% ang hindi naapektuhan. Talaga, kakunti, ano? Sige. So, pag ganito, halimbawa sa inyo, ikaw, alam ko, tumutulong ka sa ating mga kababayan na nandiyan dyan. Usually, ano yung mga problemang kinakaharap nila? Maraming tumutulong dito, actually. Alam mo, maraming hindi, mga unsung heroes sila. Mm-mm, dito, talaga. Marami. Pinoy-Pinoy din. Mga kababayan na, oh, they don't need to be mentioned. Ako nga, as much as possible, kami mga tumutulong na. We don't mention our names in any assistance that we give our kababayan. Pero kamusta here naman ang ating ano? Ay, kamusta pala yung hari ninyo dyan? Di ba? Si yung king nyo? Ano nangyari na dun? He's okay. Naka-recover na siya. Mm-hmm. Nakasa lang buong Saudi Arabia. Ay! He's a kind man. Magaling naman, oo. Kumusta naman ang trato sa inyo? Kumusta naman ang yung ating embassy, 'di ba? Si Ambassador Alonto. Oo. Oo, kumusta naman siya? Pati ang labor attaché dito. Oo. Actually, alam mo, napakasipag ng mga taga-embassy dito. Marami akong kaibigan doon sa kanila. Mm-mm. Marami akong kaibigan doon eh. Tsaka kahit sa Polo. Mm-hmm. I should say talagang they're working double time palagi. Talaga. They're working very, very hard para matulungan lahat. Kaya lang kasi nga, marami rin restrictions pa rin dito. Oh, syempre, say, oo. Minsan hindi natin... Would you believe na pasara dati ang ano, nagkaroon ng lockdown for a while ang Polo sa ang Philippine Embassy kasi hindi sila nag-stop ng pagtulong sa mga tao. Alam ba, nagkaroon ng mga infections sila? Ay, yung mga nasa embassy natin? Oo. Ewan ko, nabalita yun dyan. Pero totoo yun, nangyari yan dito. Kasi kakilala namin yung mga nandito na ano eh. Alam mo, awang-awa kami sa kanila. Oo, talagang sabi nga namin eh, bakit ganun sila nang tumutulong? Eh, hindi mo maiwasan kasi nga, pag pumunta sa embassy o kaya sa Polo, we have to attend to them. Totoo yan. Tapos by appointment na. Ngayon, by appointment na dito lahat. Sa embassy tsaka sa Polo. Kasi nga, nire-restrict yung number of people that are going inside. Kasi masyadong maraming tao nagkakaroon ng yung social distancing, ganun, nawawala na pagkaano. Eh dito, very strict sila dito. We follow the rules. Talaga, oo, nakikita ko nga yung pagkaka... Pero ibig sabihin, sino-sino yung mga kakilala natin na mga government officials from the Philippine Embassy. Batiin mo nga. Kasi siyempre ang ambassador namin at saka si yung aming mas pinaka masipag na labor attaché dito si Sir Nasser Mustafa. Ay, sila. Oo, tapos naman. Marami ayo. Pag nagbanggit ako ng mga pangalan sa embassy tsaka sa ano, baka makalimutan ko yung iba eh. Baka mapagalitan ako basta binabati ko na lang silang lahat. Oo nga, oo, tama. Kudos talaga sa kanila. They're all hardworking. Pero tama ba na sabihin natin na i-congratulate natin sila? Kasi alam mo, may mga ibang Pilipina naman, lalo na yung mga nasa NGO dyan, may mga PhilComs din dyan, may mga organization dyan. Ay naku, galit na galit nga sila. Minsan sinisiraan pa nila. O anong makukomment mo sa ganun? Kasi may mga situations kasi na beyond anyone's control. Yes. That's the most logical explanation sa galit nila. Mm-hmm. Meron silang nire-request, meron silang ano, tapos hindi mapapagbigyan kaagad or hindi ma-approve yung request nila. Mm-hmm. Nagagalit sila. Mm-hmm. Which is, sometimes kasi may mga ano na hindi rin naman embassy lang ang magde-decide or ang Polo lang ang magde-decide. Siyempre, pag-uusapan yun, ano namin, in consultation with the government minsan pag ganun.
Ako nga last week yung may tinulungan ako na ano, na I felt upset kasi hindi ko nababanggitin kung sino yung yes. tinulungan namin ha, tinulungan namin ng kaibigan ko. Sige nga. Nagkaroon, ano, napagbintangan siyang meron siyang COVID. Okay. Sabi lang niya kasi, hindi daw masama daw pakiramdam niya, ganun. Alam mo, ginawa, kasi merong supervisor dun sa lugar na pinagtatrabahuhan niya na napakawalang hiya, I should say. Talagang, nakaaway ko na nga eh. Oh, tapos, anong nangyari? Ay nako. Nung sinabi niya ganun, alam mo ang ginawa, nataranta yung buong household, lahat ng ano. Pina-swab test lahat. Instead na yung tao lang na yun ang ipa-swab test, tapos kung nag-positive din, ipa-swab test sila lahat, di ba? Oo. Eh kaso hindi. Sinabihan siya na ano, sinabihan, pinarating ka agad sa amo na may COVID, ganun. Oo. Eh di nagkagulo. Nataranta lahat. Oo. Tapos alam mo, pinatest sila. Pagkatapos ng test, lahat yung mga staff, pinabalik dun sa bahay. Sa malaking bahay. Tapos yung kaibigan, itong isang to, alam ba kung saan, tinapon siya. Yun. Sa isang lugar. Parang na pag-aari rin ng amo nila. Oo. Nang mula alas 12 ng tanghali dito, alam mo ba, napakainit dito. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi, nandun siya sa labas. Hindi lang alas 6 ng gabi kasi dumating yung parang patutuluyan sa kanya. Parang, what do you call this? Yung parang van na may ano, may toilet, ganun. Ah, kaso, okay. Doon siya isasakay sana. Doon siya pati, doon siya pinagstay. Mm-hmm. Pero before that, talagang grabe ang ano, na umiiyak na yung ano. Tapos lumapit ako sa ano, sa polo. Naintindihan ko naman kasi sabi ko ganun, i-rescue naman yung kababayan natin, ganun. Sabi lang, ma'am, hindi naman tayo pwede basta-basta mag-rescue. Pinaliwanag naman sa akin, which I understand naman. Mm-hmm. I mean, you have to put yourself into other people's situation din eh. Kumbaga, lumalapit sa akin, magpapatulong. Maraming ganyan kasi eh, dito. So, lalapitan ka, maghingin ng tulong, tapos pagka ano, hindi mo natulungan, masama ka. Oh, tsaka ano na, ilang, kapag natulungan mo na, may gano'n na, pag natulungan mo na, bye-bye. Lalang. Hindi na mga magsasabi, di ba? Hindi na siya magsasabi, uy, tapos na po ako, thank you ha, di ba? Yung mga gano'n. Yung ilang naman gusto natin eh, matapos yung kaso niya, o di tapos na, magkuklose ka na, di ba? Sa ngayon dyan, ilan taon ko na ba dyan? Ma'am? 30 years na ako dito. 30? Hindi mo na plano bumalik sa Pilipinas. Mahihirapan ka. Bakit naman? Umuwi naman ako. Dati, almost every year. Every year dati. Pero, dahil may pandemic ngayon. Mga ano lang, hindi na masyadong ano. Kasi, ano naman eh. Ang hirap yan ng buhay dyan. Oo nga. Totoo yan. So yan, mahirap ang buhay dito. Hindi ko maintindihan kung ano eh. Ano yung mga report, ano yung mga sitwasyon, etc. Di ba? Pero kapag nakakapanood kami ng news, nakukonsumi kami dito. Kaya minsan sabi namin, oh, news na. Ay, naku, wag na tayo manood ngayon. Kukonsumi na naman tayo ng mga balita na yan. Sabi namin ganun. Yun. Pati yung mga nangyayari sa gobyerno dyan, affected din kami dito syempre, di ba? Kasi... Oo. There's no unity. Kasi, ibimbang, kahit sino umupo, binabato nila. Oo, totoo. Imbis na tumulong sa ano, hindi ko sinasabi maka Duterte ako o maka ano ako ha. Mm-mm. Pero, in fact, talaga si Duterte talaga binoto ko. Ano kasi, we want some changes, di ba? Ngayon, eto na isang tao na gustong mag-ano ng pagbabago. Eh kaso, hindi ko ano-ano mga kinakalkal nila about this person. So, instead na mag-focus dun sa ano ng government, sa problema ng gobyerno, yung mga tao ng Pilipinas, hindi yun ang nangyayari, di ba? Mm-mm. Nangyayari, yun, tira dito, tira doon. Mga ganung ano ba nila? Sabi namin, ano ba yan? Hindi nang tapos yung ano na yan. Eh, sabi ko, minsan hindi ako manood ng news. Ng news, di ba? Pero sa kabuuan dyan ng mga Pilipino, particular yung ating mga Pinay, kamusta sila? Ibig sabihin, yung mga positive side naman ang tingnan natin. Kamusta sila? Maayos naman.
Tulad ng mga... Tulad mo, 30 years na. Huwag natin banggitin ang ano ha. Huwag natin banggitin ang ano ha, edad. Oo, naku, mag-aaway tayo pag edad ang pinag-usapan. So, pero bakit nakatagal ka ng maraming ganun? Maraming man din na sinuwerte dito. Ayun. Kahit saan naman eh, di ba? Kahit saan pumunta ang Pilipino. Sa sipag natin, sa tiyaga, yun, pasensyoso tayo, matiisin, mga ganun na, na qualities natin and traits natin. Very much appreciated yung mga ganun. Kaya lang, may mga lugar din na hindi na na-appreciate ganun. And, you know, kahit naman dyan sa Pilipinas, di ba? Pag nagtatrabaho ka dyan, bakit ba ako umalis ng saon ng ano, ng Pilipinas? Di ba nabubwist ako sa ano sa trabaho dyan, sa mga ganun-ganun na ano yung, you know? Kaya sabi ko, why not? Sabi ng kapatid ko na, try mo lang. Eh yung trial ko na 2 years, humaba. Pero year, pero annually, umuwi ka. Oo, pero mga a few years back, hindi ako masyadong umuwi kasi nung yun yung namatay na ang father ko. Parang naglaylo ako ng ano. Pag-uwi-uwi. Ng uwi. Kaway may pamilya? May asawa ko pero wala akong anak. Bakit? Twice ako nakunan eh, tapos din ako nagka-baby. Okay. So, pero marami naman akong mga pamangkin. Tama. Pero kasama mo ba yung mister mo dyan? Hindi, nasa Pilipinas na siya. Pero dati nandyan siya? He used to work here. Okay, ang tanong natin, kung 30 years ka na dyan, bakit ka tumagal ng ganong katagal, friend? Ako, ma'am. Bakit ganon? Matyaga ako eh. Matyaga ka? Matyaga ako. Hindi. Siguro, God is good. Yun ang sinasabi ko palagi. I'm so blessed. Hindi rin naman, my life here was not that easy, you know? Hindi yung, ang sarap-sarap ng buhay dito. Hindi. I've been through ups and downs din dito. Maraming ano dyan. Dumating ako sa point na wala akong trabaho. Ganun. Kasi, na-fed up na ako sa isang tinatrabahuhan ko ng ospital dati. So, ano ako, I opted na mag end of contract. Tapos nagharap ako ng, kasi local hire ako. So I can transfer kung makahanap ako ng ibang company. Eh hindi naging maganda nung una, ganun. Tapos until such time na nag-work ako dito, nag-work ako doon. Yung trial ba? Para makahanap ako ng ano. Eh tumagal yun ng mga almost 3 years yata. O magti-3 years. Ganun. Ayun. Until I decided na ano, mga part-time work, ganun. Ayun, nag-ano ako nun. Kasi ayoko kasi matalis kahit kanino na ano na hindi ko magugustuhan eh. Na sponsor or company. Kasi marami din dito kung hindi, yun nga, hindi sinuwerte, mga ganun. Pero ako naman, yun, na nung talagang hindi na ako maka, parang, hindi, parang sabi ko, baka naman hindi na sa akin Saudi Arabia. Oo. It was mga 2000, ano yun, 2009 yata, or 2008 or 2009. Yun na, nagsabi na ako dun kasi may kaibigan na ako na prinsipe dito, ganun. Ano siya? Napakabait nila. Marami namang mga mababaitin dito, kahit sa mga royalties na ano. Alam mo, napakaraming storya ng mga tinulungan din nila dito. Kahit hindi sila mga talagang royalties sila, pero mababait sila sa mga Pilipino. Pero, as a matter of fact, alam mo ba, lahat ng katulong halos sa mga palasyo dito, Pilipina. Pilipino. Talaga? Nakakatuwa. Ang isang katanungan natin, di ba, paano nga ba i-win over yung mga Arabo? Halimbawa, ako, kung magpapasok ako bilang isang household service worker, ano yung dapat kong taglayin? Halimbawa, papasok ako, ha? Pasensya. Bakit kailangan pasensya? Matiisin ka. Kasi unang-una, marami namang mababait eh. Kasi marami rin akong mga kaibigan Arabo, mga Arabiana. Marami rin akong kaibigan talaga dito, sa tagal ko dito. Marami rin akong ano sa kanila, kaibigan sa kanila. Ang sama lang kasi dun sa iba, talagang minamala sila. Hindi ba yung mababait yung naging amo nila nandiyan na
kung pagtrabahuhin sila, parang like pakalabaw. Oo nga. As in talagang, kung pwedeng 24 hours ka pagtatrabahuhin, 24 hours ka pagtatrabahuhin, parang malaking kasalanan sa kanila pag nakita nilang wala kang ginagawa. Tatamad-tamad ka, di ba? So yun yung isa, hindi, oo. Hindi naman tamad ang mga Pilipino eh. Hindi naman tamad ang mga Pilipino. Iyan ang sasabihin ko, hindi tamad ang mga Pilipino. Meron lang mga pasaway din. Mm. Pero, na, sige, ano yung pasaway? Pasaway? Mga Pinoy? Ang pasaway, alam na nilang bawal. Gagawin pa. Gagawin pa rin. Mm-hmm. Tapos at the end of the day, pag wala, pag nagkaroon ng problema, lapit sa embassy, lapit sa mga ano, gano'n-gano'n, kailangan tulungan mo, gano'n-gano'n na ano. I mean, sana lang, nag-iisip muna sila bago sila gumawa ng ano ba, ng kalokohan. Nung hindi naman nila alam kung ano magiging outcome. Ay, alam pala nila kung ano magiging outcome pag nahuli sila kung anong ginagawa nilang mga illegal or something. Pero yung iba naman talaga naman po, napakababait ng mga Pilipino dito. Napakasisipag. Napakawalang yan naman na amo. Yun nga, hindi siguro pinagtatagpo lahat eh. No? Ang tanong ko, hindi. Natatanda mo, sabi ko, meron akong isang lawyer na tumawag na ba sa'yo? Hindi pa naman, wala pa akong tatanggap. Yung lawyer na yun ay nasa, nakabase sa, saan nga ba to? Dito sa Europe, no? Nasa Europe sila, sa Amsterdam siya nakabase, no? So ang gusto niyang malaman, isang organization sila na gustong tumulong dun sa mga OFW natin na nakakulong. Yung mga, lalo na yung mga yung ibibitayin, mga ganun. Meron ba tayo dyan na mga Pinay, Pinoy na nakakulong, na due for execution? Alam mo, oh, may, yung mga kasong ganyan kasi, lahat ng mga nakakulong na dito na mga ano, may mga kaso. Mm-hmm. Alam yan ng Philippine Labor Office dito, sa Polo. At napakaswerte nila, kontakin nila si Sir Labat, si Sir Nasser Mustafa. Siya ang labor attaché namin dito. Siya ang nag-aano niya. Sila ang nag... May mga employees dito ng embassy na sila ang nag-aano. Umaattend ng mga hearings, pagkakailangan, naging mediator sila sa mga settlements, ang ganun, nag-aano sila. Sila ang umaano. Pero napaka-ano niya, tawagan niya si... Ano, kontakin niya si Sir Nasser Mustafa. Okay. Baka pwedeng through you, ma-interview din natin sila later. Oo naman. Ha? Oo naman. Sabihan natin. Di ba? Hindi ko. Itatry ko. Kasi bukas, magkikita kami bukas ni Sir eh. Kasi baka, kasi pagka minsan nagpupunta siya sa ano, pagka yung, wala na nga pahinga eh. Meron kasi kaming bowling league. Pagka ano, sabihan minsan mo naglalago sila, siya, pero madalas hindi. Mm-hmm. Minsan pumupunta. Si ano, si Ambassador Adnan, Alonto, na nung huling ano niyan, bago siya makapunta dyan, nag-meeting-meeting pa kami. Yun, mukhang mabait naman yung mama, di ba? Oo, napakabait. Pati yung kapatid niya ba yun, si Sir Gani Alonto, mabait. Ang dami ko mga sinasamahan doon na ano, na papatulungan sa kanila. Mm-hmm. Inaano nila, ina-attendan talaga nila. Talagang ano, talagang very helpful sila. Mm-hmm. So, kung sakali may mga nanonood sa atin, anong masasabi mo? Halimbawa yung mga nandyan, saan sila unang didirektang magsumbong o mag-report? Depende sa kung anong kaso nila. Kasi, ano yan eh, pagka... May mga iba-ibang divisions kasi dito ang, ano, ang embassy at saka ang Polo. Mm-hmm. Merong mga nagre-rescue, tapos meron silang mga help desk. Mm-hmm. Na pwede sila pumunta, tumawag, sabihin nila problema nila. Mm-hmm. Oo. Ina-announce yung palagi, meron sila ditong announcement ng mga telephone numbers at mga different sections and divisions ng embassy kung saan kayo dapat mag-seek ng assistance. Oo. Pwede silang dumiretso. May mga hotline sila. Ako, I've been using the hotline for so many times. May sumasagot talaga naman. Talaga may sumasagot. Kasi dito sa atin, pag may hotline, hindi sasagot, busy. Yung mga hotline natin dito, di ba? Dito kasi, hindi mo kasi masisisi dito sa dami ng problema dito. Hindi, dito sa Pilipinas, puro mga busy. Yung mga hotline natin dito.
Ah, ganun. Well, anyway, so ibig sabihin, through you, pwede natin ma-interview mga ating mga kababayan dyan, no, di ba? At saka katulad nito, napakaganda ng signal mo, oh, ang ganda-ganda. So, ibig sabihin, baka may mga gusto. Ayun lang, through you, ayusin natin. Parang every Friday or every ganitong araw. Kasi sa inyo, ang Thursday tsaka Friday ay parang holiday na, no, di ba? Hindi. Ay, Friday, hindi. Saturday. Dati, Friday, Saturday. Thursday, Friday. Pero nabago na yun, naging Friday, Saturday. Friday, Saturday. Ah, so may trabaho ko pa pala ngayon, oo. So, anong oras ba ngayon dyan, ma'am? Ngayon, 11:45, noon. Ah, so hindi ka pa nagla-lunch dyan. Lunch time na, no, sa inyo, di ba? Sige, so Friday to Saturday na, baka through you, mag-maintain tayo ng ganito na usapan para makausap natin yung ating mga kababayan, di ba? Through you, pwede siguro yung mga ganong klase, i-zoom natin. At kahit bukas, kaya lang kasi ang start ng game namin bukas is 1:30. Basta masabihan mo lang sila, tapos saka natin ibigay yung Zoom ano natin. So every Friday, yung walang pasok maganda eh, di ba? Friday and Saturday. Yan. Friday kasi nasa bowling center kami. Ano ba yan? Bowling. Ang dami namin Pilipino. Talaga? Ang dami namin may interview. Okay, so sige, Friday yan. Oo, Friday. Sige, magsabihan tayo, magkwentuhan tayo. Kasi alam mo yung mga Pilipina, gusto rin nila nagsasalita ng ganyan, di ba? Mga ganito, para maabot dito sa atin. Pakantahin nga natin kung pwedeng kumanta. Di ba? Yung mga ganong klase. Naku, mahilig dyan ang bowlers. Okay. With that, gusto ko magbigay ka ng mga messages sa ating mga kababayan dun sa mga gustong pumunta ng Saudi Arabia o yung mga papauwi naman mula Saudi Arabia papuntang Pilipinas. Nasa iyo yung pagkakataon, ma'am. Ako palagi yung sinasabi kasi sabi ng iba dito, gusto nila umuwi. Okay. Sabi ko, ang advice ko naman sa kanila, sigurado ka ba uuwi ka na? Wala pang pandemic, sinasabi ko na yan. Mm-hmm. Lahat ng mga kaibigan ko na, ano, are you sure uuwi ka na? Uh-oh. Alam mo naman, iba lifestyle natin dito kesa sa Pilipinas. Ganun. Mm-hmm. Sabi na, hindi ate, okay lang. Sabi ganun. Hindi, sabi ko, okay, fine. Ganun. Ang nangyayari, siguro sa 10 umuwi, 8 ang gustong bumalik dito. Ganun palagi ang naging situation. Nakukuha nila si Virans nila, papasok sila sa negosyo. Eh syempre, ano ba negosyo nga anuhin mo? Eh nandito kang tagal-tagal mo dito tapos may pera ka nga, hindi mo naman alam kung anong negosyo, di ba? Kaya sabi ko sa kanila, mag-ano muna kayo ng negosyo ninyo bago kayo mag-settle talaga sa Pilipinas. Yun ano nila. Kasi parang iniisip lang kasi gusto ko na makasama ang pamilya ko, ganun-ganun. Pero kasama mo nga pamilya mo, nagugutom naman kayo pare-pareho, di ba? Mm. Tulad ngayon pandemic, ang daming gusto umuwi. Sabi ko sa kanila, sa totoo lang, talagang very vocal ako sinasabi ko, uuwi ka, dadagdag lang sa mga mag-aabang na ayuda doon. Oh. O, di ba? Totoo yan. Uuwi kasi, uuwi ng anong gagawin mo sa Pilipinas ng ganito, wala nga silang trabaho doon. Dito nga, buti nga dito, may trabaho pa tayo eh. O, doon, walang ano, bahala natin. Ay, pag ganun, mga talikod na ako. Tapos, hindi na pag bahala na, mahirap yung bahala na. Oo. Di ba? Sabi ko, dadagdag pa kayo sa problema ng gobyerno. Sabi ko nung ganun. Kasi dito kasi, I should say mga Pilipino dito kasi, nagtutulungan naman. Tulad nung bowling group namin. Oo. Pag kami, nung nag-umpisa ang pandemic, may mga kasamahan ako talaga na ano na ayaw nilang ipaalam yung mga ginagawa rin nila, ganun-ganun. Pero nalalaman ko yan, nagpupunta sila kung saan sa ang mga lugar, tapos namimigay sila ng pagkain, mga groceries, ganun. Nagbibigay dun sa mga less fortunate dito na mga nawalan ng trabaho, ganun. O kaya hindi naman sumusweldo ng tama, ganun. Maraming tumutulong, maraming nag-aano dito. Kaya lang ang sabi nga namin ganun, kung uuwi kayo ng Pilipinas, mag-isipan nyo muna 100 times. Mm-hmm. At unless talagang sigurado kang meron ka nang naipundar sa Pilipinas na may negosyo ka na. You have something to do. Tatanda lang kayo sa Pilipinas, sabi ko pa nga eh. Uh-oh. So, doon naman sa mga ano mensahe mo, doon sa mga gustong magtrabaho naman dyan. Naku, bukas na nga ang merkado, papunta dyan. Oo. At tagayos na, di ba? Marami nang pabalik. Hindi lang yun, marami na rin yung mga magtatrabaho. Sila.
siguruhin muna nila na agency nila legitimate. Yun. Mm, tama. Kasi marami dito, pag nandito na yung mga agency dyan, minsan sabi ko, malapit lang ang Pilipinas, para kaya po lang pupuntahan ko eh. Nakakainis ba? Yung imbis na tulungan yung ano, hindi, bumalik ka sa amo mo, ganun pa sasabihin, no? Bumalik ka sa amo mo, nasa agency na dito. Kasi di ba may counterpart agency na ano dito? Oo, meron nga dyan. Aawayin pa, tatakutin pa yung Pilipino na ano, na walang hiya ng amo, ganun. Kaya sinasabi ko, dapat maging sigurista sila sa agency na pag-aanohan nila dito. Dapat legit. Kasi marami, meron pala ako nabalitaan, ewan kung totoo, Fe. Oo, ano? Meron daw dyan, kunwari na blacklist. Oo. Kunwari, ABC Recruitment Agency, na blacklist. Kasi may mga kaso, ganun-ganun, mga pinapunta nila dito, hindi tama ang naging trabaho, ganun-ganun. Tapos ngayon, sinara, pinasara. Tapos, a few months after, naging DEF Recruitment Agency. Pero the same. Oo, totoo yan, marami yan dito. At saka meron pang iba na itinatie up na lang. Halimbawa ako, yung recruitment agency ko ay nag-close kasi may violation. Ngayon ako, pwede kong dumikit sa panibagong agency. May mga ganyan. Kaya yun ang diferensya. Yun. Mahirap din yun, di ba? Oo. Yun. Tapos, bago sila mag-ano talaga, magbasa muna sila, mag-ano sila kung kakayanin ng dibdib nila yung pressure dito. Kasi, nung una kasi ako dito, ako naman kasi noong una, ano lang, lungkot lang, yung homesickness lang naging ano ko. Pero sa trabaho, hindi naman kasi, sa opisina naman ako nagtatrabaho palagi na ano. Mm-mm. Hindi naman ako sa bahay nagtrabaho. So, sa office ako nagtrabaho. Kaya hindi ko masyad naramdaman yung hirap ng trabaho ng mga ibang tao. Pero yung nakikita ko sa mga talagang mga ano dito, naku po, talaga sabi ko nga, tiyagaan ninyo, sabi ko, kawawa naman kayo. Ganun, yun lang yung sabi namin pagka ano. Pero sabi lang di ate ko, okay lang natin. Sabi ko, kaya lang kasi yung mga amo namin. Ganun. Kasi nga yan ang isang problema dito. Nagkakaroon ng culture shock. Totoo yan. Ang mga Pilipino pagdating dito. Kasi dito, dyan di ba, ang amo mo, kausap mo, Tagalog, English, Bisaya, Ilocano. Dito hindi. Kailangan mag-aral ka pa ng lingwahe nila. Eh di ba, may mga pinapaalis pa nga na ano, na no read, no write. Merong mga ganyan. Kaya nga, lalo silang, ako feeling ko kawawa sa airport lang, di ba? Napakahirap. Talaga, oo. Kawawa talaga. Minsan napapaiyak ka talaga dito sa anong nila, sa sitwasyon ng mga tao dito. Okay. Kaya na sinasabi ko palagi, alam mo, wala nang nagpunta ako dito, wala pa naman akong direkrut eh. Kahit sinong paibigan ko, sabi ko, pumunta ka ng Saudi Arabia. Hindi. Wala. Wala akong inano talaga. Hindi ako nag-dare. O kaya yung kahit yung boss ko, si Prince, sabi niya sa akin, Ian, I want nannies for my children. Ganun na ano, ganun. Mm-hmm. So ma'am, batiin mo daw yung ating mga kaibigan dito sa Pilipinas. Yung ating mga batchmate. Hi, kumusta kayong lahat? Sila ay lahat. Hindi ko lang masasabi ng sino-sino. Ano pala? Ay, naku. Baka lang kasi may makaalam. Nabasa naman yung post ko eh, no? Di ba? Huwag natin banggitin yung pangalan kasi baka maano yung family niya. Mm-hmm. Kawawa naman kasi. Pero he's getting better. Yun pa lang. Ano yun ang maganda. Actually, batchmate natin, he's getting better. Yan. So sa lahat po ng ating batch, Aronio batch 75, okay na yes. Daw. O medyo okay na. Nune, tama? Sino ba si Nune? Tapos yung 4A ako noon. Tapos mga 4-1. Marami ako kasi mga naging kaibigan, mga barka-barkada nung high school eh. Mm-hmm. So, general greetings na lang. Okay. Hello everyone. At syempre yung ating Women's Auxiliary Service. Di ba? Yes naman. So with that, mga kasama natin mga officers. At nagkakaroon ng ano ha, nagkakaroon kasi ng
meeting ng mga nakaraan eh. Pero ngayon, siyempre, puro webinar na lang tayo muna para sa new normal, di ba? So, dyan sa inyo, wala nang problema. Ibig sabihin, pwede kayo maglakad, pero dapat may mask. Tama ba ako? Oo, nakamask kami, nakamask. Mm-hmm. Ako, nag-face shield pa ako. Talaga? May face shield din? Oo. Oo naman. Tingnan mo, naka-face shield ako. May face shield akong nagbumida ako ng face shield ko talaga. Dyan, sa inyo. Sa face shield ko yan. Ayokong magkaroon ng ano sa labas. Yun, kasi tama. Yung iba naman kasi talagang wala ring. Eh, ba't naman yung kasamahan natin na nagkagal? Ano ba trabaho noon? Maganda trabaho niya sa insurance company siya. Kaya lang kasi, yung pag lumabas ka ba dito, syempre hindi mo naman maiwasan hindi bumili ng gamit, at pagkain, ganun. Eh, yung mga nasa paligid mo, hindi mo naman sigurado kung sino eh. Tama. Ako kasi lumalabas lang ako talaga pagkailangan. Hindi ako lumalabas ng hindi ko kailangan. Pero ang balita ba, meron na magkakaroon na ba ng vaccine dyan? This year dyan sa Saudi? Wala pang assurance, wala pa. Mm-hmm. Pero I'm sure Saudi Arabia will be one of the first countries na bibili. Okay. Wherever it will be available. Gaano karami ang tinamaan ng COVID-19 sa Saudi? Nasa ilang milyon na ba kami? Hindi, wala pa namang milyon yata. Last na nag-check ako kasi parang mawawala ako sa ano na, nasa telepono ko yung ano yung data. Sa susunod siguro, no? Pero dati kasi umabot kami ng mga 300,000 na dito. Pero malaki ang ano ang mga recover. Oo. Mabilis. Oo. Mabilis. It's huling tanong ko dito, pasensya, pahabol lang kasi ito eh. So ibig sabihin nakaka-recover yung mga tao, di ba? Marami nakarecover. Marami. Maganda ba ang sistema ng health sa inyo? Kasi dito, po nagkasakit ka, kailangan yung mayamang ka. O million-million ang ano. Dito hindi. Kasi may mga hospitals naman dito na may mga public hospitals. Tsaka, lahat kami doon may insurance. Ayun. Compulsory yan dito sa amin, lahat kami. Ultimo katulong sa bahay. May mga insurance kami na ano. So, pag nagkasakit, pwede ka pumunta sa ospital. Mm-hmm. Depende kung anong klaseng coverage meron ka. Mm-hmm. Tapos, papaano ka nila. Kaya nga, pumalag kami dun sa ano eh, sa PhilHealth. Bakit? Oo, sige nga, PhilHealth. Ano? Diba? Kasi, pinagbabayad pa kami. Eh, meron kami insurance dito. Tapos yung insurance namin dito, hindi naman namin pwede gamitin niya sa Pilipinas. O, na pwede palang gamitin dyan, nire-reimburse din pala dito. Sabi ng mga kasama ko na nakagamit na. Okay. Oh, tapos, pagka kami naman na nagkasakit dito, kunwari hindi kami kumuha ng insurance dito, which is imposible kasi it's a requirement. Ano ng gobyerno yan eh? May insurance lahat ng mga nagtatrabaho dito. Lahat ng expats, may insurance kami. Now, yung kunwari, bumili na kami dito, bibili pa kami sa Pilipinas. Yung bang binili namin sa Pilipinas na PhilHealth, sigurado kang magagamit namin ito. Wala naman sila affiliate, ano dito. Babayaran pa namin. Okay. Bago kami maka-reimburse sa Pilipinas. Pero syempre, ngayon mayroong scandal, di ba? May scam ngayon ang PhilHealth. Oo, yun nga. Okay nga. Kaya nakakalungkot din, di ba? Nalulungkot naman ako. Mm-hmm. So, kami dito. Pero talagang umano noon, naging malaki issue yan. Yung PhilHealth dati. Nga. Ako, na lang inano ng gobyerno. Bago mag-lockdown, di ba? Yan yung pinakamabigat at pinakamatinding pinag-usapan dito. Ngayon, matindi pa rin ang pinag-uusapan sa PhilHealth. Oo. Sabi nga namin, naku, huwag na lang. Kaya ang sabi nila, uwi na tayo sa Pilipinas. Naku, hindi, mas safe tayo dito. Sabi na, mas safe tayo dito. Okay. So, with that, thank you very much. Oy, promise mo ha, mag-organize ka ng ating mga OFW dyan at ating kausapin dito sa atin sa Pilipinas. Yung ano namin, yung sa bowling group namin. Yan. Para magkaroon ng, yung marami kayong ma-interview, makikita nyo kung anong ginagawa dito. Oo, ganun. Pipadalan mo ako ng mga ganyan. Okay, thank you very much. Sige ma'am, sabi mo huli. Kasi kahit naman open na bowling namin dito, meron pa rin kami social distancing. Okay. Yan ang maganda dito. Thank you very much. Alam ko, happy-happy ka dyan. You maintain your ano ha, hindi ka pa rin tumataba ha.
Ay, hindi talaga. Pero tumaba na ako nito, matawa na ako niyan. Nung umalis ako dito, umalis ako doon, hindi ako dito, payat ako eh. Okay. Pero tumama na ako niyan. Anyway, regards to everyone. Hope to see you all soon. Pagkatapos ng COVID, next year yan. Oo nga eh, next year na. Ang vacation ko kasi, palagi, ano lang, yung vacation ng school. Ah, okay. Para nasa international mabata. School kami. So, yung vacation sa Pilipinas, sa US, yung sa mga international schools, yun ang bakasyon namin. Yung July, August. Ano ba trabaho mo dyan? Sa school? Assistant library. Ah, okay. Assistant library. Buti nga wala po yung boss ko eh. At least hindi mo siya... Naglilinis ako ng library, inaayos ko yung mga libro. At least hindi mo siya... Ayan, tingnan mong itsura ng library. Ang laki. Ayan. Tingnan naman natapos. Ayan ang mga shelves, ang mga libro, etc. Ayan. Ay, walang ilaw. Kasi mati mo lang nag... Ayan. 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 Tapos yung sa likod ko. Dito. Ito dito. Tingnan mo. Ayan. Actually, isa pa lang to eh. Dalawa library namin eh. Isa lang ito. Pero may isa pa kami library na sa kabilang building. Sa Riyadh yan, ma'am. Sa Riyadh. Sa Riyadh, oo. Okay. Sa Riyadh dito. International school kami kasi eh. Okay. So, thank you very much. Nako, ang laki yes, na library. At syempre, hindi dito nagtatapos yung ating pag-uusap. Muna pa, ito yung first. At susunod-sunod natin yan, ha? Okay, sure. I'll make arrangements for that. Yeah. So thank you very much. Okay. Yan po ang ating kaibigan. God bless everyone. Yeah. Yan po ang ating kaibigan mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Bye-bye. Bye. And of course, dito po nagtatapos ang ating babaeng migrante na ikakampi ka. At sa mga susunod pong programa natin, makakasama na natin ang Saudi Arabia. Nagpapalam po ang inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod, Fe Nicodemus, para sa babaeng migrante may kakampi ka. Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po.